So, what up mga guys, mga paps, mga ma'am. So, Zaprox Motomoto here, signing in. Okay. Bali, ano, ngayong araw is ano, wala kasi tayong magawa. Ano nga ba gagawin natin? At dahil wala tayong magawa, papakialaman natin sa lab. So, ito yun. Yung nananahimik na vlogging natin, papakialaman natin siya. So, mamaya pupunta tayo kay ano, kay Marmar, kay Marta Mechanic. Pinsan natin. Abangan nyo na lang mamaya. So ngayon is pupunta muna ako sa ano, bayan para bilhin yung mga gamit na kailangan. Short content lang to. Enjoy na lang sa ride, sa mini ride natin. Okay, mamaya na lang. Bye bye. Malinis yung mantika pag ay mantika nakalagay. So kalagir mo yan, yan, kalagir mo yan, yan. Sa ilalim mo sana kasi pinagdaling, parang madali. Kalabas. Ayan, 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 ayan. Meanwhile. So ayan, linisin natin yung ano, gulong. Ito na inabaklas natin gulong. So bali ayan, kita nyo natanggal yung gulong. Kasi yung gagawin natin is ano, babaguhin natin yung kulay ng mugs. Nasawa na tayo sa kulay black eh. So tingnan nyo mamaya kung anong kulay yung gagamitin natin. Okay. Ito. Nangyari sana sa mags bago pinturahan para hindi mapinturahan yung gulong. Picturahan na namin ano, primer muna. So mamaya tignan nyo kung anong kulay siya. So ayan, picturahan natin yung bago yung top coat. Ito talaga yung kulay na lalagyan natin. Seven hours later. So, ayun nga mga paps, mga mams, ano, bali yan.
nakita nyo naman o napanood nyo naman kung paano yung ginawa or ano yung ginawa namin sa motor ko, okay, kay Flavie. Pinakailaman na naman namin ni Marmar. Kasi walang magawa eh. Okay? Eddie, kaya, wow! Hanggat walang nagagawa, napapakailaman lang si Flavie. Pero, mas gumaganda naman, okay? Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung naging output niya. Then, nga pala, yung ginamit nga pala namin na pintura dito is yung pangkaraniwan lang. So, which is Bosni, okay? Bosni primer. Ayan. Bosni, kung anong kulay yung gusto nyo. Ako kasi kulay puti, ayan. Then, Bosni top coat. So, ayan. Nasa diskarte nyo na lang yan kung paano yung gagawin yung pintura. So, yun sa akin naman kasi, okay naman yung kinalabasan niya. Advice ko na lang siguro kung magpipintura kayo ng mga bigger mugs. Okay, katulad ng sa akin, naka 150 mugs na kasi ako. Nagkulang kasi yung tigi-isa. So, much better kung magpipintura kayo. Dalawa na. Dalawang primer, dalawang yung kulay talaga na gagamitin nyo. Then, dalawang top coat. Para mas makulayan lahat yung mugs. Then, isa pa pala, kung napansin nyo dun sa video is ano, unang ginamit namin is dyaryo para hindi mapinturahan yung kulong, di ba? Then yung pangalawa naman is tape na. So, para sa amin ni Marmar, mas magandang gamitin yung ano, packaging tape. Bakit? Kasi, kapag dyaryo yung ginamit nyo, although okay lang din naman yung dyaryo, pagkatanggalin nyo na, may possible kasing mapunit. Unlike sa packaging tape, dire-diretso siya pag tinanggal kasi nga, mas matibay yung packaging tape kasi sa dyaryo pag hinihila. Ayun lang naman, so, tingnan nyo na lang si Flavie. Kahit ako hanggang ngayon, gandang-ganda ako yung Flavie sa kinalabasan. Oh! Ayan, check nyo na lang in 5, 4, 3, 2, 1. Ayun nga, nakita nyo na kung ano yung naging itsura or naging output ng pagpipintura namin sa mugs ni Flavie, okay? Ayan, it's a short content lang naman para maipakita sa inyo kung paano magpintura ng mugs. Dito ko natatapusin itong vlog na to. So, always remember this, rise in peace. So, Zefrox Motomote, signing out. Bye-bye!